na pong nangyayari dito, pero hindi natin alam kapag po ay narito nga ba siya. Kasi on the spot lang po tayo na dumalaw ngayon dito. Dahil lumipas na nga yung bagyong kanina. At maki-update tayo kung ano yung mga hakbang na ginawa na po nila rito. At paano nila tinugunan yung mga nangyaring pagbaha, lalo na doon sa Baytown. At ano po, at iba pang mga proyekto dito. At kung ano po yung mga pangangailangan ng municipal at ng bayan ng Angon o Rizal. Alright? So, tara! Tingnan po natin. At talagang ipagmamalaki natin ang bayan na ito pagdating sa Capital Art of the Philippines. So, alright! Tara, let's go! Alright, so sa pagpasok pa lamang sa municipality ng Angon o Rizal ay namataan kaagad si Mayora Jeremy Calderon at abala sa kanyang mga panauhin o sa kanyang mga sinakukupan at mukhang maraming ginagawa. Kaya eto, sinamantala na natin ang pagkuha ng kanyang mga updates sa ganap dito sa municipality ng Angon o Rizal. Pakinggan natin ito. Ang bagyo, nandyan si Bagyong Karina. Sa ilang araw na yun, syempre meron din tayong mga may mga area na nabahaan. Pero yun naman ay nung lumipas yung ulan din, bumaba rin, nawala din. Agad, meron lang isang area na natitira na. Pero yun naman kasi dahil may ginagawa, yun dulo. Yun po yung sa may Baytown Road. Pero alam nyo yung sa mabilis na araw na nangyari yung bagyo, dumating yung mga tulong sa ating mga kababayan. At yun nga, itong araw na to, nakalipas na yung ilang linggo na. Isa, dalawa. Dalawa na po. May nag-abot pa rin ang tulong. Nakakatawa kasi, ito tayo ngayon. Okay. Alam niyo yung resulta ng pandemic na lahat tayo nagpapunuhan. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nagpapakot ng tulong. Sa aming mga kababayan. Siyempre, aming resources ay limitado. Pero nandiyan kayo na para magpaabot ng tulong. At kanina umaga, alam mo, ako ay deboto ng Nazareno. Dumating po kanina dito ang Nazareno sa ating pamahalaan. At siya ay mananatili ng 4 na araw dito po sa bayan ng Angon. Gusto niyo po makita sa mga deboto ng ating mga Nazareno ay nandun po sa ating pong simbahan. Sa Diocesan Shrine of Parish of St. Clement. Makaawak sa kanyang paa. Ano po, at hanggang Lunes lang ng umaga, dahil Lunes ng umaga din, ay ibabalik siya sa Quiao. Ano po, at marami pa kaganapan. Sinundo doon, dinala dito. Nataon pa, dahil sa Lunes, po ay kaarawan ng aking ama, si Mayor Baez. Sino pa pong kailangan na magbigay dapat ng tulong ngayon dito sa Angon o Rizal, yung national government po natin, anong ahensya po dapat na kailangan natin na tulong nila para po medyo gumalaw din ng konti kung kinakailangan. Sa ngayon kasi kailangan talaga natin yung pagkapabilis, okay. Like, paggawain dun sa Bebeto. At ang gumagawa po nyan ay NDPW. Siguro ang aming po kahilingan. So medyo kahilingan. Mabagal. Opo, ang kahilingan ay siguro ay yun po ba yung nasa madoble oras ng paggagawa nila. Kaya nagwa one way tayo dun sa Baytown. Ibang haba ng Baytown, pero one way. Pagka umuulan, bahari ito. Nagkakaroon pa ng traffic po. Dahil dun, nakita natin. Minit na lang, di ba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga iba't ibang daan dito sa bayan ng para mas mapabilis yung flow ng traffic. At yun lang, yung hiling na mapabilis. Mapabilis. Eh, yung sa Botong Francisco po, mabagal din ba yun? Ako ay January yata. Sabi? Oo. Sa pag-uusap ay yung pinapagawa ng mas mo sa Botong. Pero ganun din, sa Botong, di ba? Pabuluto. May bilang hilina yan eh. Di ba yung laking lubak doon? Kahit ako, isang beses security ko na parandal dun sa diba? Yung kahilingan din natin na syempre naprobahan naman pero yung implementasyon ng proyekto ay sana po ay maagapan para iwas na rin sa accident sa ating mga motorista. Alright. So Mayora, isa na lang.
Sino po dapat natin hingan ng pondo ngayon? Kailangan pa po natin, di ba po? Kailangan, ang daming yung ginagawa eh. So nakikita natin napakaabala nung Facebook niyo sa dami. Okay, syempre ang ating pangulo, kung saan nga region na tayo maidadala para makahingi ng pondo. Nandiyan yung sa ating pagtatanim, di ba? Opo. Kaya tayo magkakasama noon. Pagtatanim yung mga gulay, para pondo. Sa pag-aalaga ng mga open spaces para ang ating mga kababayan, di ba, sila na mismo yung mga nagtatanim at bawas gastusin pa sa mga maling. Yun yung goal natin, di ba? Yun nga yun sa inyo, di ba? Nahalay na-expand na rin natin at nagkakaroon na rin tayo sa Barangay Mama Parang, di ba? Siguro yung mga iba pang mga gamitan yung mga machines. Opo. Kasi hindi naman din natin gaya dito. Oo. Siguro ang ating... Ano klaseng machine po kayo, Mayora? Kasi para hilingin natin. Diba? Hilingin na po natin yun. Kasi... Hindi ko kasi alam ang tamang term doon sa mga machines na kinakailangan pag... di ba yung paglilinis? Opo. Di ba? Ganun pa yun. Ah, so, oo. Para mapabilis. Yung mga technology natin na sa paglilinis. Oo, tama. Sabi naman ngayon eh, kailangan din natin mag-upgrade. Oo. Ah, DUSD dapat yan. Opo. Sige po. Hilingin natin kay Secretary. Masilip. Ayun, siguro, kayo na ma'am ang mag-parating. Parating natin. Kaya mabait naman po si Secretary Solido, mabait. Ayun, ayun. Sige. At gusto niya na rin po ang bayan na ako. Opo. Salamat po. Thank you po, Mayor. Kasi pinabati ko na rin po si Mayor Vice. At dahil siya rin ang ating katuwa, ang ating program coordinator. At siguro advance happy birthday na rin pa. Love you. At sa ating mga kabayan na noon, ingat pa rin po dahil di ba may sinasabing may bagyo bandara. Pero sana hindi na baga ulan. Oo, okay na yung ulan. Pero huwag na para magkaroon pa ng Alright, so yan po si Mayor Vice Cherry Calderon at makikita dito sa lobby yung pre-workshop na inihandog ng Angono Tourism para dito sa ating mga artists at yan po yung kanilang obra maestra. Kaya yan lamang yung mga kaganapan dito sa municipality ng Angono. Alright, so para sa karagdagang impormasyon sa mga baguhang negosyante dito sa Angono, Rizal, ay narito po ang paraan kung paano po tayo kumuha ng permit ng DTI Angono, Rizal. Yan po ay online na kahit po ay magpa-renew po tayo. So yan po ay mabilis ang pagbibigay serbisyo ni Ms. Rosel Galsing ng DTI Angono. Yan ang ating kaibigan sa Angono, Rizal. Si Arnil ay nagpabate. Kaya mula dito sa Angono, Rizal, lang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. I love you all. Si Dr. Renata. Yes. Happy Morning Show! Lagi kayong kinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Happy morning, Ms. Horizon Chaser. Thank you for following SNA Mrs. At kung makikita niyo po si Ms. Horizon Chaser, 52 na pala. Pero ang ganda-ganda kasi kumakain na. Balabang kabataan pa lang ang kanyang pag-aaral. Ating bansa, so lahat ng bitak na ating buhay ay mabibigyan ng solusyon. Kaya ito para sa ating mahilig. Happy morning, Miss Horizon! Happy morning, Miss Horizon! Huli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser.
para sa ating sensya at teknolohiya. So, doon sa ating programang Happy Morning Show. At tuloy-tuloy lamang po tayo. Kaya huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe po sa lahat ng ating social media. Magandang umaga sa iyo, Miss Horizon, at sa iyo mga taga-subaybay at sa ating mga kasama. Morning, Miss Horizon. So, ako po ay gumagawa ng research patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa kahirapan sa ating bansa, at patungkol sa turismo ng ating. Happy morning, Miss Horizon. Maraming salamat po. So, ako po si Manuel Hernandez. So, ang research ko po ay about sa mga garapata po. Pinag-aaralan po natin kung paano sila nabubuhay despite na kumakain sila ng mga toxic substances katulad ng mga iron na nasa dugo at kung paano sila nabubuhay kahit tinitrace natin ng mga chemical. Kompleto. At para mabuhay tayo ng marangal, magkaroon ng dignidad, ang gaganda na sinabi niyo. So ngayon, para magkatotoo lahat yan, kasi sayang. Alright, so ito po yung ating nalakap na balita hinggil sa sensya at teknolohiya ng Unicode, Miss Horizon Chaser. Happy morning! I love you all! Si Dr. Renata Yasi na walang iba ka babae. Happy morning to all! Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. Happy morning! So, narin mo kung sakali na implement po ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga napaka first time ko to. Makikita natin talagang kayang may kinalaman ba ito? Dito? Uh-huh. Alright. So, di ba high-tech ng ating mga tricycle? Ako ito lang. Ay, pati ba ito? Ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa PILAS? And kayo po ang president ngayon. Happy morning! Ano po yung kaibahan nito sa market? Natitikman ko po siya. Alright, happy morning! So narito na po tayo ngayon sa Los Baños, Laguna. Dito po sa Sharka. Bisita doon sa farm sa Banana. Napakaraming saging at napakadaling itanim at mabilis para sa mga gusto po na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo na sa Happy Morning Show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Or Happy Morning po sa inyo. Happy Morning, no? Miss Horizon. Stay healthy! Eat sushi! Sa MK Sushi Bar! Sa MK Sushi Bar! Happy morning muli sa'yo, Ken. Kumusta? Happy morning, Miss Horizon. Sabi nila, masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? Herbal coffee sa Health Inside Wellness. Ito yung kanilang bagong opisina dito sa Triumph Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health Inside Wellness 15-in-1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Nagkakape ka na, nagba-vitamins ka pa. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health Inside kapag po dumalaw kayo, ano? Diba? Yeah. Uy, tingnan niyo po, mga kababayan ko. Ang bango, ha? Sobrang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, wala talaga yung stress mo. Ganito kabango yung kape. Yung mahilig sa brewed coffee, parang ganun din yun. Sarap po talaga kahit alam ko natikman ko na to, ulit-ulitin mo, hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana, matikman niyo rin po at tsak magugustuhan niyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang Health Inside Wellness. Lucky po doon sila sa Mother Ignacia. Dahil syempre, dahil napakasarap ng kape at mahuhusay yung mga produkto, natural lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo, napakagandang kumpanya ngayon ng Health Inside Wellness. Kaya sa mga gusto pong pumunta rito ay alamin nyo lamang sa kanilang website.